Good morning, guys. So, yun nga, andito ako sa aking farm. Bigyan ko kayo ng update kung ano na ba ang nangyayari. Kasi medyo matagal-tagal na din. Ayan. Ayan. So, as usual, kasama-sama ko yung aking aso na ayaw humiwalay. So, ayun, mayroong isang nag-aano ng damo, nagbubunot ng damo. At maano na talaga, matindi na yung damo. At dito sa side nito ay mayroong mga anahaw. Ayan. Anahaw. Yung anahaw is national leaf. Diba? Ano? Hindi siya tinanim. Pusa lang siyang nabuhay. At kahapon nga mayroong dalawang nagbunot ng damo. Yung isa hindi pumasok ngayon kasi masama yata ang pakiramdam. Nasobra niya taan ng pagod kasi sa sobrang init. So, andito ako sa isang side. Yung mga video ko noon, hindi ito nakasama. So, ayan, mayroon ng ano. Ito sa side na to, mayroon ng mga sitaw. Ayan, sitaw. Mayroon ng mga sitaw. Ayan, pwede na siyang ma-harvest. Ayan nga, ito nga, matigas na ito. Magula, matanda na. Ayan. So, update sa aking dito sa kulungan ng manok at baboy. O, ayun nga pala, maraming niyog. Pangtanim na niyog. Malaki na din ang naanuhan, nalinisan kahapon ng dalawang naglilinis, nag-ano ng damo. Hanggang dito na, oh. Pero kapon di ako kumuha na, hindi ko sila binidyoan kasi iwan ko, parang natatakot ako. Ang dami na kasing positive dito sa amin. Tapos yung dalawang nagbubunot ng damo is ayaw nila magsuot ng face mask. Ito, ginagamit nila ito kapag yung ano na ba, yung tirik na yung araw, pang protection nila sa sobrang init. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan, para ano, hindi sila masyadong maiinitan. Ayan. So, anyway, update dito sa kulungan ng baboy at saka manok. Ano na siya? Ayan. Ready for, ano na siya? Mga chicken. At saka mga baboy. Kaya lang, ang problema is hanggang ngayon hindi pa na kakabitan ng kuryente, na electricity, kasi nga yung electrician na dapat magkakabit ng connection dito is naka-quarantine sila. Ang dami guys na nagtatrabaho sa electric company ang naka-quarantine kasi madami sa kanila ang nag-positive. Kaya, ayun, naka-quarantine silang lahat. So, iwan ko, di ko alam kung kailan nila malalagyan ng connection. Kasi pag wala pang ilaw, mahirap na malagyan ito nung mga 45 days na chick, na manok. Kasi, siyempre kailangan yung ilaw. Sila lagyan pa ito ng ilaw eh. Pag nilagyan ito ng sisiw, ito dito, talagyan din siya ng bulb na pampa ano doon sa mga sisiw. So, hindi ko alam kung kailan makakarating yung mga linemen dahil nga sa problemang ito sa COVID. So, anyway, ayan, malapit na ako dito sa may bundok. Tahimik na tahimik kasi maaga pa nga. Ayan. Ang lawak pa nung kailangang linisan. Siguro, mga ilang araw pa bago ito matatapos. Ang bala kasi pag natapos na itong malinisan is tataniman. Pinag-iisipan ko kung mais ba o yung kamote ang itatanim. So ayan. Ang ganda na sana. Ang tagal na din ito sinimulan. Ilang months na. Pero yung nakaabala nga is yung
connection ng electricity. Kasi wala namang magagawa kasi naka-isolate yung mga linemen na magkakabit ng connection. Pero yung application niya is okay na. Okay na yung mga papers. Ang kulang na lang is yung magkakabit nito. So, hopefully soon, malagyan na para naman masimula na yung pag-aalaga ng mga manok at saka mga baboy. Ayan, diba? Ayun yung bahay ko. Kikita ba? Hindi na masyadong nakikita yung bahay ko doon sa kabilang kalsada lang. So, ayan yung aming tanawin. Tanawin dito. At doon yung bundok sa likod na aking bahay. Kasi, diba, nasabi ko sa inyo noon yung mga nauna kong vlog. Yung landmark ng aking bahay is nasa-sandwich ng dalawang bundok. So, ayan. Manapakadali lang hanapin. Kasi, pagdating nyo dito sa aming barangay, dito sa kalsada, pag sinabi lang na hanapin mo lang yung dalawang bundok, kasi nasa gitna noon is ang aking bahay. So, ayan. Ito, mamayang hapon, itong tambak na to ng mga damo is susunugin para mabawasan yung mga kalat tsaka maging malinis talaga. Ito kahapon inuno na to, oh, sinunog. Kasi napakainit dito sa amin kahapon lang is 52 Celsius ba degrees. Heat index pala. 52 heat index. Ganun kalupit, ganun kainit. At sabi nga pinag-iingat yung mga tao dito, lalo na yung mga may mga high blood pressure kasi prone daw sa heat stroke. So ako, ginagawa ko naman, inom lang ako ng inom ng tubig kasi nakakatakot nga. Nakakatakot pag tinamaan ka nung ang dami na lang nangyayari. Ano guys, ang dami na lang ganap sa mundo. Mayroon na tayong COVID. Tapos mayroon pang itong sobrang init. Ewan ko ano na ba ang nangyayari. Ano na ngayon? August. Tapos dapat, ano na ngayon? Diba rainy season na tayo dito sa Philippines? Pero dito sa amin sa isla is napakainit. Napakainit. Kailan pa namin na ano yung last na ulan? Napakatagal na. Ayan. So, itong aking farm. Sa kabukiran. Sa kabukiran. Ito yung aming lugar dito, malungkot. Kasi, makikita mo lang mga kahoy. May mga sasakyan namang nadaan. Pero, ano talaga. Pero, nasasanay na din kami dito. Pero, ang pinaka maganda lang dito sa mga panahon na to is sa safe. Safe sa hindi naman masasabing 100% na safe kasi may mga tao pa din pero hindi ganun kasama yung kaso ng corona dito sa may banda sa amin. Doon sa medyo malayo-layo doon may positive pero dito sa banda sa amin wala naman. Kasi bukod nga sa malalayo-layo yung aming mga kapitbahay is hindi kami crowded. Kunti lang ang tao. Pataan mo po pag ano, pag ganito, pag tais, nagyakaw. Ayan, pinakasa niya yung kanyang itak. Yung ayan. Pinakasa niya, laki ng kanyang lalagyan ng tubig. Pinakasa niya yung kanyang itak kasi matigas to masyado yung damo, yung lupa. Ito nga pala, ay iba, ito nun yung ano. Ito ay kamyas. Ayan, pero bagang matikbak na noy. Kailangan diligan. Paano na siya pa ano na yung kamyas pa tuyo na. Ito naman mayroong ampalaya tsaka mayroong sili. Ayan. At saka hanggang ngayon andito pa din yung ano yung langka. Di ba yung langka na dito ako?
Hanggang ngayon, hindi pa rin nahihilog. Ayan yung siya, oh. Ang lagka. Tsaka mayroon na ulit na isa pa. Isa pang dumagdag. Ayan. Dengis na ka, Noy. Noy, dengis na ka. So, ayan. So, yun lang, guys. Balik na ako sa bahay kasi hindi ako nagsuot ng face mask. Andun yung huwag ko asa na ba yung nag-aaron. Iniwala na yung ano, pumunta doon sa likod. Magandang umaga sa ating lahat. Kung bago pa kayo sa aking channel, paki-subscribe na naman. Paki-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. Ingat lang tayong lahat. Salamat.